Tawang-tawa ako dito, kakapanood ko lang ng video ni Quadro alas na hinahamon si yung Brusko, si Jonah Brusko, Jonas Brusko. And sobrang tawang-tawa ako. Yung intro, panoon natin. Kayo mga Brusko brothers, pinainit yung ulo ko! Ano? Hindi nga kumakasa sa akin si Kiko Matos. Kayo pa kaya? Ano si Jonas? Ano Jonas? Manda ka. Hintayin ko sagot mo. Yung magiging 1 million mo, magiging 3 million pag manalo ka sa akin. Alam mo, si Quadro alas lang malakas. Okay. Iba klase talaga ito si Quadro Alas. Pero tingin ko talagang lalabanan niya eh. So hinamon po ni Quadro Alas itong si yung mga Jonas Brusko. Di rin ako masyado pamilya sa kanila eh. Napanood ko lang si Russell yung natalo kay Boy Tapang. Pero I think ito pala ba talaga ito si General Casimero. Mapa YouTuber man yan, mapatunay na boxer. So parang delikado yata dito si Jonas. Kung lalabanan niya sa boxing, syempre, malamang hindi mangyari yan. Ang masasabi ko lang, nag-iingay talaga yung mga, itong si Quadro Alas at Team Quadro Alas. Baka magkaroon ng Team Quadro Alas versus Team Brusko na labanan, ano? Sa gitna na lang ako dyan kasi hindi talaga ako lalaban eh. Nagpa-practice lang po ako, sana walang humaman sa akin. Anyway, tama naman si ano, may punto naman sila pareho. Ang masasabi ko lang, itong si General, tama rin naman sa boxing. Wala namang mali talaga doon sa referee. Walang mali po talaga sa referee. I think the referee just did his job kung ano yung nakikita niya. Subjective po yan kasi sila yung nasa loob, sila yung nakakita. But syempre, may ano rin naman, may dahilan din naman, may punto rin naman itong si Jonas. Na Jonas ba pangalan nito na magreklamo kasi syempre yung kapatid niya yun eh, kapatid niya yun, so and there's emotion involved, no? At talagang pag ganun talagang mapapa Jonah pala Brusko, Jonah Brusko, talagang mapapasigaw ka, mga galit ka. Ngayon yung bagong video niya na paig na siya kay Boy Tapang na lumaban, may condition. Ang condition niya, kailangan pantayan yung talent fee, which is mukhang malaki daw yata, mukhang malaki, mukhang milyones ang talent fee. Ngayon, pwedeng sigin ko, pwede, pero is it a big enough fight? Pwede, kasi masikat naman si Boy Tapang, pero is it a good fight? Hindi rin, hindi ko rin alam, kasi sabi na, siya na mismo nagsabi na, tamad siya mag-training eh. Ano mangyayari doon sa laban niya? Mabubugbog din siya kung tamad siya mag-training. So, parang wala lang. So, alam na natin kung sino mangyayari. So, unless sabihin niya na ngayon porsigido na siyang manalo at paghihiganti talaga, pwedeng mag-iba. Pero lamang pa rin si Boy Tapang dyan. Ngayon, sumingit ngayon si Janriel kasi pinasinabihan siya na walang alam sa nangyayari. Which is, actually yung video, medyo siguro na mislead yung walang alam eh. Hindi naman siguro yung sinabi na walang alam sa boxing. Arang hindi lang niya alam siguro yung pure, yung buong nangyayari sa yung buong sitwasyon. I think yun naman yung gusto sabihin ni Jonas. Si Jonah. Medyo kahit pa paano respectful pa rin naman siya. Siyempre takot din siya dito sa sa world champion natin, si Quadro Alas. At talaga lalabanan siya nito. Hinamon niya ngayon ng boxing itong si Jonah. Yung pustahan na lang daw, 1 million. Yung 1 million niya, mananalo ng 3 million. Ay, nakaka-entice, di ba? Sabi niya, basta malaki ang pera, pwede. Ito magandang incentive kasi 3 million. Kaso, syempre, pag natalo ka, wala kang pera kasi pustahan niya eh. Hindi ka tulad pag binabayad ka sa talent fee mo, na bayad ka, manalo, matalo. Iba yun eh. Ito, pag humamo ka ng pustahan, parang win or lose. Kailangan you have to win in order to get that money. Pero times 3, yung pera mo, pare. 1 million to 3 million. Wala namang ilalaban, syempre, yung ano, kasi naman boxingero yun. Kahit gano'ng pakalaki yun, hindi boxingero, hindi mananalo yun. Pero at the end of the day, I think it's all about marketing. Sigurado ako, in the future, baka mag-collaborate din yung dalawa na yan. Baka magkita yan, mag-boxing kunwari. Pero kung totoo boxing yan,
wag na kayo umasa na manali yung Jonah. Ibang boxing talaga. Tapos, inamon din ang basketball. So, kailangan bumalik na tayo sa Maynila kasi mapasama tayo sa basketball. Basketball game ako. Kaso, hindi tayo ganun kagaling eh. Ngayon, anong masasabi nyo? Sino ba sa tingin nyo ang may punto at gusto nyo bang makita yung laban ng... ano mas gusto nyo makita? Boy Tapang versus Jonah? Or Jonah versus Casimero? O mas maganda siguro para tabla sa boxing, pila-pila na lahat ng Brusko brothers papasok. No? Isa-isa, one at a time. Pag natalo, next, kaya-kaya ni Casimero. I think kaya. Siyempre, world champion yan. Anyway, comment nyo lang po at ano ba bang... Ay, yeah, gawa tayo ng prediction tungkol dito kay Chose TV at saka kay King Brusko. Yun yung next. Hanapin nyo yung video na yan.